Yan. So, good morning mga kaimas. Welcome to my YouTube channel po ng aking mga tutorial. Mga basic interior, exterior, detailing. Yan, pati ng mga pagbabapping. Meron tayong Toyota Innova. Yan. Dalawa sila mga kaimas. Pareha silang diesel. Pareha silang diesel. Yan. Engine wash. Pakita ko sa inyo paano mag-engine wash. Ayan. 2.8E. Okay. Toyota Innova. So, etong ita halos parehas lang din. Ayan. Pakita ko sa inyo paano mag-engine wash ng Toyota Innova. Ayan. At saktong-sakto, shoutout pala kay Sir Ariel ba o Arnel Pineda. Yan, sakto-sakto. Nung nakaraan, nag-comment siya sa aking comment section, nabasa ko. At sinagot ko naman, sakto naman ito. Sana na, Sir Arnel, Ariel, Pineda, sana na nanonood po kayo para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga dapat takpan sa Toyota Innova diesel. Yan. Okay? So, tuturo ko po dito sa Toyota Innova kung ano yung mga dapat takpan. At sa mga old model kung ano yung mga dapat takpan bago tayo magbasa ng makina or maghugas ng makina kung wala tayong steamer. Toyota Innova. So, hindi po ito yung mga tinatawag ng mga ang detailing. So, engine wash lang po ito. Ito po yung mga galing bangko or mga tinatawag na mga repo, batak ng bangko. So, engine wash ko, babapping, yung mga tutorial ng bapping, meron pa ako sa aking channel, pero bago ang lahat, so, mag-engine wash na tayo. At, eto na nga mga kahimas, yung Toyota Innova. Yan, Innova diesel, kung anong dapat takpan. Siyempre, alternator. Yan. Yan. Nag-iiba po ang mga pwesto ng mga alternator. Depende sa mga modelo. At intake filter hose. So, safe siya. Walang dapat takpan. Okay. Sa ibang unit ay nasa ibabaw yung intake filter hose. At yung alternator. Depende po sa sasakyan. Okay. Siyempre, insulator. Dapat din natin ingatan. Huwag natin sprayan ng tubig. Okay, dahil pwede yung masira. Yan. Siyempre, yung paligid lang mga kahimas ang ating dyang spray ng tubig. Eh, meron tayong foam. Ayan. Galing sa mga yan, nabili ko sa handyman. At luma kong wash mitt. So, kung walang wash mitt, pwede naman po yung kahit mga microfiber at brush doon sa mga part na hindi abot at hindi kasya yung kamay. At meron tayong tubig. Ayan. Kung wala kayong palm wash, meron tayong Joy. Yan. Kung wala kayong Joy, pwede car shampoo. Pwede po yung car shampoo. At meron din po tayong blower. Yan. Para pantuyo mamaya. So, kung wala kayong blower, pwede ito. Yan. Air compressor. Pwede po yan. At papakita ko na sa inyo yung mga old model. Baka maka-inkwentro kayo. Okay. Meron din po sila mga alternator. Yan. Para magkaroon kayo ng mga idea, if in case na maka-inkwentro kayo ng engine wash sa mga old model. Sa mga Toyota, ay ganyan din yung mga cases nila. Ganyan din yung mga yari ng makina. Meron din siyang filter at distributor at alternator. Yan. Sa mga old model, mga Toyota, yan. Mga Kia na Pride, meron yan. Mitsubishi Lancer, mga old model, yan, meron yan. Okay, kaya tandaan nyo lang. Para hindi kayo malito. So, yun lang, pwede mo na siyang hugasan after nyo natakpan ng lahat. Okay? So, kailangan nyo magganito rin, takpan nyo rin, yan. Yan. At huwag nyo rin kalimutan na kapag paanda rin na yung makina, ay tanggalan nyo na rin yung plastic. Lahat. Sa intake filter, hose, yan. Distributor,
at alternator. Kailangan lagi nyo tanggalin yung plastic after nyo mag-blower. So ayun mga kahimas, at nakita nyo nga sa mga old model yung mga dapat ingatan. Okay, kapag kayo nagbasa ng makina, yan, tatabi muna natin to. So huwag nyo pala tututukan ng pressure water ang alternator. Okay, yung pressure water, yan, kung merong mga leak or tagas ng langis, pwede kayo mag-add ng kerosene bago kayo mag-spray ng tubig. At kasama rin niya sa paglilinis yung palibot. Turo ko sa inyo paano tayo mag-engine wash. Ayan. Mga dapat ingatan at hindi dapat mabasa kapag kayo naglinis ng makina. Okay? So kung wala kayong brush mga kahimas, pwede kayong gumamit ng mga paint brush para sa mga sulok-sulok na hindi kasya ang inyong mga daliri. Okay, so magtatakip, meron tayong plastic, natupan natin yung alternator para hindi mabasa. Huwag natin tutukan ng pressure water. So bonus. So ayan mga kayimas, huwag tayo gamit ng matalas sa pressure water, kailangan ganyan lang. Okay, kailangan sabog para hindi tayo makasira. At syempre yung hose, iwasan natin na kumuskos sa body painted or pintura ng sasakyan. Ipatong po natin sa ating balikat. Yan. At ganoon din po ang mga susi at belt ay ng ating sinturon, ay iwasan po natin na tumama sa kahanan ng sasakyan. At banlawan po natin ng maigi. At katulad ng sabi ko, kapag meron po siya mga tagas ng langis, ay pwede po tayo mag-add ng kerosene or gas para po matanggal bago po tayo magsagawa ng pag-spray ng tubig. Gumamit po tayo ng paintbrush or toothbrush kapag meron pong inaplaya ng kerosene. Yan. Then banlawan po natin ng maigi lahat ng area. At kung sakali po masyadong malibag, ay pwede po tayo mag-add ng degreaser. Ayan, patuloy lang po tayo sa ating pagbabanlaw ng makina engine wash tutorial. Sa balikat lamang po ang hose. Ayan, para sa mga car wash owner na mga baguhan, car wash boy na mga baguhan na walang alam sa pag-engine wash kung wala kayong steamer. At ganoon din sa mga car owner na gusto sila maglinis ng kanilang makina. Ayan. Okay, huwag po kayo mag-i-spray ng pressure water sa insulator. Mamaya po, hintayin nyo, papakita ko po sa inyo paano yung diskarte ng paglilinis ng insulator. Okay. Or hood cover. Ayan, double check po doon sa mga putik at sa mga yung mga dumi ng mga daga. Oh, yan, double check po natin. Banlaw po natin ng maigi. Para mas maganda ang trabaho. So, ayun mga kahimas, nabanlawan natin. At syempre, i-spray din natin ang radiator. Huwag yung sobrang talas mga kahimas. Yung kailangan ay kailangan po pabuka yung ano, buga ng pressure water. Huwag po yung matalas para hindi masira yung mga ngipin ng radiator. Para po matanggal yung mga likabok. Kasama rin syempre sa engine wash yan. Yan. Engine wash Toyota Innova diesel. Ayan, Toyota Innova. Kung paano mag engine wash, makakatulong po yun sa inyo lalo sa mga baguhan.
Ayan. Double check. Hindi na bali matagal ang trabaho. Ang mahalaga ay nagawa natin yung ikakasaya ng customer or ng ating sasakyan. Paano yung paglilinis at kung ano yung mga dapat ingatan upang hindi magkaroon ng aberya sa makina ng sasakyan. So ayan, kung wala kayong foam wash, pwede po yung Joy or car shampoo. Ayan. So pinabulan na natin para mas maganda. Okay, so sabunin na natin. So ayan mga kahimas, magkasabon na tayo. Okay, iwasan po natin na tumama yung ating belt or sinturon sa pintura ng sasakyan para hindi madismaya ang kliyente or customer or magasgasan ang sasakyan. Ayan, sabon po tayo. For more tutorial, para sa mga baguhan, marami po ako dyan sa aking YouTube channel. Pagbabapping ng headlight, paglilinis ng chrome, diskarte ng mga interior detailing, paglalaba ng mga bangkuan, ng carpet, at ng mga sidings. Meron po ako dyan. Paglilinis ng mga acid drain sa mga salamin, windows, watermark removal. Ayan, meron po tayong paintbrush. Kung wala kayong brush, pwede po yung paintbrush. So, yung brush po ay ginagamit lang sa mga malalim na area. Katulad ng mga black. Okay, or kaya mga aluminum. Then, sa mga plastic, pwede rin po yung hindi matala sa brush. Ayan. So, katulad ng sabi ko mga kahimas, kung sakaling sobrang dumi, ay pwede po kayong mag-add ng degreaser. Meron po na sa online, or Handyman, Ace Hardware, at Blade. Meron po nun. So, ito po, ang case lang po nitong Innova ay alikabok lang po. Medyo malagkit na po yung alikabok. Baka siguro sa first owner ay pina-engine wash na. Ayan. Sabunin lang natin lahat ng area na ating kayang abutin. Then, iwasan po natin na mahugot or mabunot yung mga socket or maputol ang mga wire. Ayan, abutin lahat ng abot na area. Sabunin, maigi. Para hindi madismaya ang customer. Ayan. Para kahit wala po siyang Armor All, BS1, or Magic Gatas sa mga plastic area, ay maganda na pong tignan. Ayan, coating tips para sa inyo, para sa mga baguhan. Iba pa rin po kasi talaga yung nasasabon natin na maayos kesa po yung tinatapalan lang natin ng mga pampakintab. Ayan. Para magkaroon kayo ng konting kaalaman. Okay, katulad ng sabi ko, yung belt, iwasan mo ito nga masaka ha. Sa mga plastic, yung mga hindi kasya yung inyong mga daliri, pwede po yan. Yung brush na mga hindi matatalas, meron naman po niyan sa mga handyman. Yung hindi matalas para hindi makagasgas ng mga plastic or body painted or color ng sasakyan. And double check sa mga area at balik kayo na lamang po ulit kung meron kayo nakalimutan na area na hindi nasabon or nakuskos. Siyempre mga kahimas, kasama rin yung LC. Kasama rin po yun. Kung kasya yung inyong kamay, pwede rin po yun. Pero kung hindi po kasya, huwag nyo na pilitin. Baka makasira lamang po kayo. Ayan, tips tutorial para sa mga baguhan na aking mga viewers
and subscriber at sa mga silent viewers na lagi nandyan na pinapanood ng aking mga tutorial. Hindi man po tayo professional na detailer, ang mahalaga po ay nakapag-share tayo ng ating kaalaman. Ayan. At syempre sa mga professional dyan, ang mga viewers ko, silent viewers, mga professional na mga detailer, comment down below po, baka meron kayo sa akin gustong i-share na mga diskarte upang magawa natin ng tutorial para sa ating mga viewers. Ayan, comment lang po kayo. Aking engine wash. Hindi po to engine detailing, mga kahimas. Engine wash lamang po. Ang engine detailing po, syempre, sa makina, meron yung mga body painted top coat na kinakailangan natin ipolish. Yun po yung mga tinatawag ng mga engine detailing. At yung mga aluminum ay kinakailangan natin applyan ng mga aluminum cleaner. Siyempre, degreaser. At meron mga kailangan ipolish na kinakailangan gamitan ng mga rubbing compound. Yan. Engine wash tutorial. So, kayang-kaya nyo yung mga kahimas. Kayang-kaya nyo po yan. Tiwala lamang po. Basta sundan nyo lamang po yung aking mga tutorial. Yan. Meron naman po ko dyan sa aking tutorial sa aking YouTube channel ng mga Mitsubishi Strada, Toyota Vios, Montero, Fortuner, Nissan Terra. More tutorial ng engine wash meron po ko dyan. At katulad na sabi ko po, para sa mga baguhan, comment down below para sa inyong mga sasakyan, sa mga car owner yan na gusto maglinis ng makina. So yun mga kahimas, after natin magsabon ng makina, so saan naman tayo mga kahimas? Sa hood. Yan, gagamit tayo ng pump or wash mitt. Pwede rin po microfiber kung meron kayo. So guild muna tayo. Hindi ko na po naipakita pa paano yung pagbasa ko dyan. Pwede po yung kahit basahan na lang po, pwede po yun. Yan, sabunin nyo po ng maigi. Kung wala po kayong palm wash, pwede po yan sa mga car owner na gusto sila maglilinis ng kanilang mga makina. Ayan, tutorial po para po sa inyo sa mga nasiraan ng mga palm wash. Ayan, ano lamang po, anong diskarte, pwede po yung sa timba and car shampoo sa mga hindi marunong mag engine wash, sa mga baguhang car wash boy na ating mga kaibigan. Dahil ako po ay isa rin car wash boy. Ayan, bago po ako naging detailer. Ayan. So gano'n lang mga kahimas, kapag meron kayong nakaligtaan ay pwede nyo pumbalikan. Pwede nyo po sabunin or sprayan. Basta ano lang po mo, maging maingat. Para maging maingat, siyempre, serbisyo para dumami ang ating customer at humaba ang samahan ng inyong trabaho. O tumagal sa trabaho, siyempre. Para sa mga kaibigan natin, mga car wash boy. Okay, sa ano naman tayo mga kaimas? Insulator. Tuturo ko sa inyo paano yung diskarte ko. Pom. Pwede rin pong pom. Pwede yung wash mitt. Yan. At pwede rin pong microfiber. Yan, microfiber. Sa balomer natin. Sabunin. Yan. Then, pigaan po natin ng maigi. Yan. Tsaka po natin, syempre, ikuskos. Yan. So, ganyan lang mga kahimas, kabasic. Hindi mo kinakailangan sprayan ng pressure water dahil yan po ay masisira or madudurog. Gawa po yan minsan sa
lawanet na manipis. O kaya ay sapom na manipis na pwedeng masira. Yan. So, ayun mga kaimas, malinis. Di ba? Sa ganun lang ka-basic mga kaimas, ayan, marumi. So, katulad ng sabi ko, kapag marumi pa, pwede nyong balikan. At, ganun pa rin mga kaimas, same procedure, pigaan nyo pa rin na maigi. Okay? At ganun din sa foam. Kung sakaling wala kayong wash mitt or microfiber, pwede po yung foam. Then, pigaan nyo lamang po, panlawin nyo. Tsaka nyo po ikuskos. Hindi nyo po kinakailangan sprayan ng pressure water yung insulator dahil yan po ay masisira. So, ganyan lang mga kahimas. Kuskus nyo lang. Then, yun. Kapag marumi, banlawan nyo yung basahan. Then, pigaan nyo lamang po ulit. So, napaka-basic lang mga kahimas. Diba? So, kuha nyo na yan para sa mga baguhan. Yan. Kuha nyo na po yan. Hindi ko na po yan pinas forward para po matuto rin po kayo. Pre-tutorial. Yan. Diba? So, napaka-basic lang mga kahimas. Yan, mga kahimas, okay na. Yan, so, eh mga kahimas, medyo meron akong mga parts na inulit ng pagkasabon sa makina. So, ganun lang mga kahimas, basta pag meron kayong naisipan na sabunin, isabunin nyo lang po ulit or nakaligtaan. So, ayan, makapagsabon na tayo ng area at naituro ko na paano pagsabon din ng mga insulator. Okay, so, magabalaw naman tayo. Okay, kailangan na eh. Hindi matalas yung pressure water. At huwag nyo rin po kalimutan yung hose sa baligat po ulit. Iwasan po ninyong tumama sa body painted or pintura ng sakyan. Ayan, pinalawan ko na yung hood. Mga gilid lang. Di ba? So, napaka-basic lang mga kahimas. So, kayang-kaya nyo na yan kahit baguhan po kayo. Sundan nyo lamang po yung mga video na yan. At matututo na po agad kayo. Yan, Sir Arnel. Arnel o Ariel Pineda. Shoutout po sa iyo, sir. Yan, sana po ay nanonood kayo dito para malinis ninyo ang inyong sasakyan. Na Toyota Innova, diesel, at kung ano yung mga dapat takpan. Ayan na, sir. Klaradong klarado. Okay. Engine wash. Yan pala mga kahimas, kung sakali pa lang yan, mga car owner, kung wala po pala kayong blower, ay huwag na po kayo mag engine wash. Kasi po ang kailangan po kasi talaga ng blower or air compressor, yung area na tuyuin. Lahat ng mga sakit, ng mga daluyan ng kuryente, kailangan po talaga ng blower tsaka air compressor. Kung wala kayong blower. Yan, payong kaibigan lamang po sa mga gusto mag-engine wash. Mahalaga po kasi yung matuyo or ma-blower yung makina. Yung mga sakit ng kuryente. Para hindi magkaroon ng abirya. Yan. Then, ganun pa rin mga kahimas. Double check pa rin sa mga area na mga hindi na banlawan. Banlawan nyo lang din ng maigi. Para mas maganda tignan kahit walang armor all or armor all magic gatas or BS1. Yan. Yan, salamat po sa lahat ng viewers ko sa panonood ng aking mga tutorial. Siyempre, spray ulit natin ang radiator para mas maganda at presko.
pagginamit ng honor or ng makakabili. Yan, patuloy lamang tayo sa ating ginagawa. Paano mag engine wash ng Toyota Innova 2.8e. And kung sakali meron po computer box, ay ingatan po natin. Plastic din po natin o cover natin ng plastic. Baka makainkwentro kayo ng ibang unit na mayroong computer box, ay ingatan po natin. Lagyan po natin ng plastic cover. At syempre, after nating mag-engine wash, ay tanggalin po natin after natin mag-blower yung lahat ng plastic. Huwag po natin kakalimutan. Banlaw na lang. Then, after ng banlaw, so, kailangan natin silang i-blower. Yan. Yung pressure water, mga kahimas, na meron po niya sa Lazada or Shopee. At yung blower, ganoon din po, meron din po sa Lazada at Shopee. Doon ko lang din po nabili yan. So, mga kaimas, okay na. So, blower naman tayo. So, ayun mga kaimas, blower natin lahat ng area para kapag pinaandar ay hindi magkaroon ng aberya. So, kung wala po kayong blower, pwede nga po ulit air compressor. Pwede po yun. Or kung wala po kayong blower at air compressor, ay magtungo na po kayo sa pinakamalapit na car wash na alam nyo na marunong maglinis ng makina. Yan. Kasi po mahalaga talaga yung blower para matuyo ang lahat ng area. Lahat ng mga sakit sa makina ng inyong sasakyan. So, ganoon din mga kaimas, iwasan nyo rin na tumama yung cable wire sa body painted dahil yan po ay may tangay na buhangin na pwedeng mag-cause ng hairline scratches. So, karagdagang idea naman po ulit para sa inyo. Yan, para sa mga car wash boy, kailangan nyo po nyan. And car wash owner din syempre. So ayun mga kaimas, nagulat ako, baka si panda rin. Meron kasi plastic. Yan. Kaya mga kaimas, laging alerto kayo. Laging alerto. Yan. Laging alerto. Baka kasi maipit yung plastic sa alternator pag umikot. Baka magkaroon ng aberya. So, blower lamang po hanggat makatapos tayo sa ating pag-blower. Yeah, sabayan nyo rin syempre ng basahan, microfiber or kanebo. Yan. Para mas mapadali ang trabaho. Sabi ko na nga sa inyo, so hindi po ito yung mga tinatawag na mga engine detailing. Okay? Yan. Kapag mga engine detailing po, ay inalis ko itong cover para pati yung loob ay malinis din. Siyempre, inalis ko itong intake filter box. Inalis ko po yan. Para pati yung ilalim malinis din.
Then yung battery, inaalis ko rin yan para pati yung ilalim ay malinis ko rin. Okay? Then kung kinakailangan tanggalin yung headlight, tatanggalin ko. Kung kinakailangan po, meron po kasi mga area na kapag hindi mo tinanggal yung ang headlight, meron po siya nakikita na dumi na hindi mo kayang tukutin ng kamay. Ayan. Engine wash tutorial, kung wala kayong steamer, ayan. Engine wash tutorial. Ani ko syempre. Okay. Sa kanila kasi akong katanong ng mga dapat takpan kapag meron akong bagong unit, hindi ko kabisado kung ano yung mga dapat takpan sa mga makina bago ako magsagawa ng paglilinis or pag-engine wash, paghugas ng makina. So yun nga mga kahimas, at mabot na kayo hanggang sa brodulohan ng aking tutorial. Ayan. After nyo i-blower, pwede kayong mag-add ng BS1, Magic Gatas, or Armor Oil para kumintab ang mga rubber or plastic. Pwede kayong gumamit ng basahan at paintbrush. Okay? Ayan. Ito nyo naman, syempre pati yung itaas. Okay? So, engine wash lang yung mga kahimas. Engine wash lang. Hindi ako gumamit ng degreaser. Okay? Ayan. Linis na. At huwag pala ninyong kalimutan na tanggalin yung plastic sa alternator at kung sakaling may computer box at intake filter hose, eh huwag nyong kalimutan na tanggalin yung plastic after nyo mag-blower. Okay? Baka kasi paanda rin ng may-ari ay higupin yung plastic ng intake filter hose. Okay? Ayan. Doon. At umipit sa belt ng alternator. Kaya wag na wag niyong kakalimutan na hindi tanggalin. Kailangan niyo tanggalin sa alternator at computer box at intake filter hose yung nilagay niyong plastic. At bago kayo magsagawa ng pag-engine, ay wag niyo rin kalimutan na takpan yung computer box, alternator, at intake filter hose. Okay? And kapag may ganitong cases, gano'n lang mga kaimas, hindi nyo kailangan tutukan ng spray. Kasi masisira po yan, madudurog po yan, lawanet. Okay, lawanet po yan or gawa sa pom na manipis. Yan. Kung tawagin ay insulator. Yan. At bago kayo magsagawa ng pag-engine, ay iwasan nyo rin palang tamama yung inyong mga susi sa body painted. Okay? Sa body painted. Yan. Kasi po ang susi ay nagkukos ng malalim na gasgas at yung ating mga belt. Hanggat maripas, iwasan natin, baga pahalagahan natin, hindi lang yung makina ang ginagawa natin, pati yung labas ng sasakyan. Okay? Pati po labas. Upang dumami ang ating mga customer at para sa mga car owner, sa ganoon lang po ang pag-engine wash. Yan ang mga Toyota Innova. Engine diesel. Yan. Okay. Yan. Konting ka lang para sa inyo. So, malinis na po siya mga kahimas. Siyempre, binugahan din natin yung ano. Binugahan din natin yung radiator para naman maging fresh. Diba? Para matanggal yung mga likabok. Kasi ito yung unang humaharap eh pag umaandar itong sasakyan. Diba? Ang nagkakaroon siya ng mga likabok, kaya binugahan din natin ng pressure water na hindi naman ganoon katalas para hindi masira yung mga ngipin ng radiator. Yan. Sabunin natin hanggat maaari yung mga dapat sabunin hanggat abot ng ating kamay. Shoutout nga pala kay Sir. Ayan po, shout out kay Sir Arnel Pineda. Shout out po sa inyo, sir. Ito po, Innova po. Toyota Innova. Diesel po. At tinakpan ko naman po ay alternator. Inandun lamang po tinakpan ko. Then, yung intake filter hose, safe po siya. Safe.
And then yung computer box, so wala dito, nasa loob yung sasakyan. Okay, meron pong ganung mga sasakyan or modelo. Ang pag wala sa makina yung computer box, ay nasa loob ng sasakyan. At shoutout din po kay Sir. Ayan. Kay Anthony Magno, shoutout po sa inyo, Sir. Anthony Magno at FRC Auto Moto Vlog, shoutout po, Sir. Shoutout po, shoutout. At kay Sir JSLG Vlogs, shoutout po, shoutout. Jordan Vlog, shoutout po. At kay yun. At sa lahat po ng mga bagong subscriber at viewers, ayan, thank you for watching. Ayan, at kung bago ka sa channel ko at kung nagustuhan nyo, like, subscribe, and hit the notification bell button para po maging updated kayo sa mga new uploads, basic car wash tutorial, and auto detailing technique. Ayan. Asa mayroong mga katanungan dyan, comment down below baka masagot ko inyong mga katanungan. At baka makatulong ako sa inyo sa mga car wash owner, car wash boy ng mga baguhan, at mga detailer ng mga baguhan, at syempre sa mga car owner na mayroong mga sasakyan na gusto sila maglilinis ng kanilang mga sasakyan. At syempre sa mga buyer, baka meron dyan buyer na mga nanonood. Yan, nag-inventory po kami ng sasakyan. Comment down below lamang po. So, ayun mga kahimas, nawa naman po ay may natunan kayo. So, kitris tayo sa aking next upload, aking mga tutorial. Thank you for watching. Keep safe and God bless. Saan man kayo magpunta at magtungo. At magandang araw din sa inyo siyempre. Ayan. Ingat po tayo parate. Sa lahat ng driver. Ayan. Ingat po. Ingat, ingat. Ayan. Happy Halloween po. At ingat po kayo parate. So, bye-bye po. Thank you. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe